Dalawang linggo nang apektado ng sandamakmak na water hyacinth sa Ilog, Pasig, ang operasyon ng MMDA Ferry. Malaking ginhawa pa naman sa mga pasahero ang biyahe sa Pasig River dahil iwas traffic. May exclusive report si Marisol Abdurrahman. Ganito na kakapal ang mga water hyacinth sa Ilog, Pasig. Sa sobrang dami, hindi mo na maaninag ang tubig. Pahirapan tuloy ang biyahe. Ang ilang bangkang nangahas, animo'y nakikipagpatintero sa mga water hyacinth. Merong ilang hindi na kinaya. Labis na perwisyo rin ang idinulot nito sa mga pasahero ng MMDA Ferry na dalawang linggo na raw apektado ang operasyon. Kanina, alas 10 pa lang ng umaga, kinailangan nang itigil ang biyahe. Mahirapan yung ano natin dyan, safety ng ating pasaherang riders, the same time yung safety ng boat kasi mas delikado. Laking ginhawa sana sa mga pasahero ang biyahe sa Pasig River dahil iwas traffic. Ang biyahe halimbawa mula Guadalupe papuntang Intramuros, aabutin lang daw ng 45 minutes. Kaya ang Pasig River Rehabilitation Commission patuloy ang clean-up drive. Use tugboats and our trash boats, i-hold namin to, parang nagwawalis. Sa sobrang kapal at dami ng mga water hyacinth na ito, aminadong Pasig River Rehabilitation Commission na kahit araw-araw pa nila itong gawin, hindi magiging madali ang paglilinis ng 27 kilometrong haba at 50 metrong lapag ng Pasig River na ito. Yung tagpo to, para lang malaman nyo, we rented this . Because PRRC has only one trash boat. That yung ginamit nyo, ito po. Bukod sa sagabal sa transportasyon sa Pasig River, ang napakakapal na water hyacinth, maaari rin daw magdulot nang mas matindi pang problema ang patuloy na pagdami nito. Makaklog niya yung mga drainage system natin, yung mga sewerage system natin, makaklog niya. Pag yan naklog, siguradong baha yung area. Marisol Abdurrahman, GMA News.